World 2. Another round of applause. Bagong bayani natin, guys! Okay, nasa na ating isang mic? Nasa na isang mic siguro. Ito muna tayo. Say hi to your audience. Another sold-out show. Mama, you saw them standing at the elevation here. Mabuhay Manila! Namiss kong mag-Tagalog. thank you so much for staying, for coming tonight. Thank you for celebrating a wonderful, wonderful run with us tonight. It was such an amazing season, regardless of what the outcome was. I had so much fun. I hope you did too. And tonight is all about celebration. Tonight is all about me. There's no other way that we would have it. So, palakpakan natin si Marina Summers. Lalabas na namin ang aming upuan. Ilalagyan natin ang ating mic stand, ang ating pro team. Mic stand, mabilis na fresh and off lang. Ihanda nyo na ang inyong mga tanong. Okay, huwag kayong mahiyang magtanong kung may right med ba ito. Okay, pila tayo dito. Wait, medyo maayos-ayos na yung upuan. Alam nyo, may nag-upload sa inyo ng full video. Correct. Nilalait nila yung upuan. Totoo. Akala ko napapahamak ako, pero yung inaano nila yung upuan. Kaya ngayon, oh! I-pause nyo to. Medyo okay-okay na siya. Yung last time, gray na medyo may konting blue. Ngayon, ano lang siya. Brown na may konting gray. Okay. So, are we ready for the Q&A, guys? Okay, so start us off. So, pila lang butak ka, I'll ask the first few questions just to, you know, get a vibe going. And then feel free to line up here and ask. Ito po, palakpakan natin. Of course, si Paul Cese. Yes! The fan man. The fan. And, okay. Sige. Yung mga nasa taas, pwede rin kayo magtanong. Pwede rin kayo magtanong. Isigaw nyo na lang, no? Yung tanong nyo. Ayan, malamig naman. We're good. Okay, sige. I guess ang una kong tanong ay, how's tour life? Kamusta? I mean, we saw it with Aquaria, with Kendall Jenner, with Venus, with Nikki Doll. I mean, girl, how was that life? You know, touring is like an ultimate dream of mine, and for it to be finally happening, even in the during the middle of the show, was just like so fulfilling. Sobrang eye-opener niya. Na-realize ko na ang hirap pasayahin ng mga Pilipino. Kasi sa kanila, anong standards? Hindi. Para magka-standing ovation ako dito, kailangan kong mag-ganong-ganong. Kailangan doon? Doon. Marina Summers! Nakagano'n na sila. No, kasi sa kanila lang yung grabe yung appreciation nila sa points. And kayo din naman. Hello? Sabay bawi, no? Hello? Uuwi ba ako dito kung hindi ko alam na gano'n kayo? Diba? Hindi, wala naman sa tip yan. Like, nakita ko yung support nyo all throughout. Pero yung touring talaga, grabe siya. Sobrang eye-opener niya. Na pwede pala akong tumayo lang. Pero dito, hindi pwede. Ina-hospital na ako. Dito, magkabali-bali na. Kuha ko ba? Hindi. And it just shows na marami rin mga Filipino fans talaga abroad who are willing to show up in every single show. That's why we have, you know, all of my shows, thankfully, are all sold out. I can proudly say that. Because we did a few, like, all of the shows sold out. Yes. So sobrang proud ako for that. It just shows na yung fans natin ng Drag Race Philippines, ng Filipino drag, ay hindi lang sa social media. And just like you guys, na kayo yung real fans eh, who shows up for the shows, di ba? Kayo yung pumupunta sa mga shows ng mga queens. And nakita ko rin yun na grabe pala talaga yung narating nung reach ng
Drag Race Philippines and Versus the World. Yes. Grabe siya. Medyo OA siya, pero ang saya. Magrami ang Pinoy all over the world, di ba? Kaya magaling tayong troll farms kasi nga, grabe yan. Right? Okay, yeah. So let's try to pick up where we left off. So you left episode 5 after Born to Do Drag. So wala ka na dito nung Release Me Fever. Guys, grabe sa Manila nung Release Me Fever. Girl, grabe. As in, sa feed namin, as in, parang may troll farm yung Release Me. Ganun yung level niya. And you know, a lot of people were saying, I think we can all agree that was best lip sync of the season. Yeah! Of the year. And a lot of people were saying, very interesting as I read the comment section, people were saying you did not to do the reveal because sa start pa lang daw, you had the bag already. But do share with us, I don't know, the strategy, how you approach that and do it with Hannah. Tell us more about Release Me. May mga nagsabi na I didn't have to do the reveal for me to win that. But I knew I was gonna win that lip sync first of all. What I wanted to do is make an iconic lip sync. Yeah. And that's why I did. That's why ginawa ko yung reveal, even though, alam mo yun. And ayoko rin kasi matatumbling-tumbling, ayoko mag-split. So, sabi ko, ano yung gimmick gagawin ko? Ay, meron pala akong itong damit. Yung damit na yun, hindi talaga siya, like, baon ko lang siya. Hindi siya meant for any lip sync talaga. Sabi ko, okay, baka kailangan lang ng ganito, or baka kailangan lang for lip sync, pero hindi talaga siya for Release Me, or any, some sort of like lip sync. Talagang bakon ko lang siya. Parang, yun nga yung huli namin pinang nila, Paul, eh. Kasi, meron kami kaunting excess pa na space, or like na kilo, dun sa luggage namin. So sabi ko, dali na ka natin dun just in case, kasi love ni Mama Ron ng Tom Aki. Itong itim na bodysuit, baka kailangan nyo sa lip sync somewhere along the line. Tapos sabi ko, ano na gawin ko? Tapos Release Me yung ano. The night before, binigay sa amin yung track sa amin natin. Ah, sabi ko, shit. Ano kayong gagawin ko just in case? Kasi I know na I'm gonna do well on the challenge. So, tapos nag-rayos na kami nung gabi. Nag-rayos na kami nung gabi. Tapos sabi ko, shit, parang natatalk to ako this episode. Galing ko kasi. Tama naman, my point. I'm not gonna bring anyone down just to make ourselves look good. I don't need to do that. So yun, sabi ko, parang kailangan kong gumimik na parang, okay, if it's gonna be my third win, it has to be a moment. And sabi ko, ay, meron ako nito. Try ko nga. Actually, hindi ko alam na mag-work yung reveal at all. Kasi hindi ko naman siya na-practice, hindi ko siya alam na mag-work, and it wasn't meant for that. Nung una, nung sinuot ko yung, ano siya, parang nag-top 2 na, di ba? Marina Summers and Hannah Hall, nag-top 2, tapos backstage na. Meron lang kami 30 minutes na, yun, change, pakinggan yung lyrics and everything, ganyan-ganyan. So, sinuot ko na yung Bob Mackie dress, sabi ko, paano ko itatago tong mga tassels na to? Sinuot ko yung bodysuit, sabi ko, shit, kakapiranggod lang yung ano, tawag ng kudya. Nakapilangkot lang, sabi ko, ano to? Mali. Tapos nagsuot na lang ako ng black na panty. Black na panty na lang, kahit hindi ko siya ginagawa. Nagmukha naman siyang balakang. Sa mga naghahalap ng padding, ayun na po yun. Best na po yun. So, sabi ko, shit, sana mag-work yung reveal and everything. Pero I knew what, siyempre queen of timing ako, di ba? Alam ko kung paano mag-time ng mga ano. So, sabi ko, okay, sa part na ito, magtatanggal ako ng gloves. Parang manyari yung essence ng song na, okay, you release me from this venomous chunk. Venomous! Kailangan something, into something glamorous, something. Tapos kung nakita yun, di ba, parang ginanong ko siya. Sinira ako yun, kasi yun, sabi ko, clean kong ganyan, really, ayaw siya. So may pasaak sa batong nun. May pasa ako sa batok, dear! Sabi ko, shit! Sakit siya. Tapos sinira ko na lang siya. Okay. Tapos siya ako siya tinapon. Tapos yun, the rest was history. Yeah.
Another insider, you said you wanted to do an iconic lip sync sa release. Hindi ito nilagay sa edit. But you got a special comment from the panel after the lip sync, before the winner was declared. Do share with everyone. I know, syempre sa history ng Drag Race, marami talagang hindi sumasama sa final edit. Running time kasi, ayun naman. Masyado nang mahaba yung episode. So, at saka, so after nung lip sync namin, mangyari na yung lip sync, sabi ni Mother RuPaul, Ladies. I made my decision. That was sickening. Akin na to. So, sayang hindi sumama sa fan, pero nung sinabi niya yun, sabi, oh, okay na ako, pwede na ako kumilay after. Kasi pagod na ako. But yeah, I'm glad that I did that. I'm glad na hindi ko sinor-change yung performance ko kahit na kampanti ako. Yes. And that's like, yun talaga ako as a person, kahit na kampanti ako. Yes. Hindi pwedeng i-short-change ko yung sarili ko, yung audience ko. Lalo na kung alam kong deserve nila at alam kong deserve ko. Alam na din nila. And that should be the case for all the artists, di ba? Kung kaya pa, go. Kung hindi, as long as masaya ka at sa ipapakita mo, go. Kasi at the end of the day, that's your work and you should be proud of your work. Alam pa kaya natin si Renazar. Okay, now time for our audience questions. Pila lang po tayo, huwag tayong mahiya. We last have na to, for... kayo din. Last na to, dear. Baka ipatawag na siya sa Chemias. Ipatawag sa kulungan, kayo na. Sa embassy. Kasi naantay ko yung visa ko. Okay. Para sa... Ayan, dito tayo. Yes, yes, isigaw na lang po yung tanong. Pakwento ng Guza Marina moment. Ayong exit. Yes. Alam mo, hindi talaga ako nag-prepare ng exit. Oo, like hindi talaga. Yun yung hindi ako prepared. Sa lahat ng pinag-prepare ko, yun ang hindi ako handa. So, actually, ang nangyari nun, so in-announce na si Hana yung nanalo, tapos, Rina Summers, this is not your time. Thank you for an amazing season. Now, sa shame away. Hindi ko alam, kasi walang nag-brief ko anong gagawin after exit na lang ba? So, ang tagal ko nakatayo. So, yung tingin sa akin ni Rupo, nakaganyan siya. Ano ba yung ganito? Magpo-protesta ba? Magpapagawin. Nasa lablog ko, anong gagawin ko? Mag-message pa ba ako? Pwede ba? Sabi ko, can I speak? Sabi ko sa producers, can I speak? Sabi ko, thank you so much for giving this to me. So nag-exit na ako, sabi ko, kailangan iconic ko. So naman pa lang akong ganyan. So paano na ako nung gumaganyan-ganyan na ako? Nakikita ko yung mukha na lupin. Gumaganyan-ganyan siya. Sabi ko, shit, parang mali yung chance ko na to. Tapos yung muli kong ganyan, sabi ko, teka mama, utusan ko mo. Dudu the Marina, kung ano yung nasa edit, ganun na ganun siya, pero mas mahaba. Sobrang tagal nung inantay namin, kasi hindi namin alam kung pipitik pa si Mother o papatuhin niya. So sabi ko, Dudu the Marina. Tapos, initsura niya, nakaganyan lang siya sa akin. Tapos nakikita mo, as in tahimik talaga. Maririnig mo, hindi makikita mo. Maririnig mo, tahimik talaga. Tapos, lahat kami nakaabang. As alam mo, nagdalunan lahat. Even yung mga producers, yung mga staff. Kasi hindi nila akalain. Kasi si Mother, hindi talaga siya gumagalaw ng ano, di ba? Bawal! Ay,
ilaw kasi niya, di ba? Wala yung Paris filter. Wala yung Paris filter. Person, ganun talaga siya sa bibig. Venice naman. Pasabog naman siya. So, nung gumanon siya, wala lahat ng tao. Sabi ko, okay, done. Medyo kapit. So, yun yung nangyari naman. Grabe. Kaya sobrang, ang happy ko dun sa exit ko. Na kahit, you know, kahit minsan man lang na umexit ako. Naging iconic siya. I think it's iconic. Ako lang nakapagputos kay RuPaul. Na hindi niya ako pinaki na ganun. Okay, what an amazing story. Okay, next question, may mic. Tayo po tayo. Pangalan, location, IG handle. Charis. I'm Ben. Congratulations sa award nomination. Thank you. Ang question ko is there anything you'd like to say to young Chicana flirt? Ay! Sino yan? Sino the who? Chicana flirt? Chicana flirt? Kung nasan ka man, kano mo yan. Sana lumaki kang mabuti, masiyahin, masipag, at go. Sana lumaki kang magsuot ng tamang shade ng foundation. Kasi yung white cast medyo ano, medyo kamukha ko siya, no? Hindi ba ikaw yan? Medyo kamukha ko siya ng ano, yung tingnan yung kamukha ko, di ba? Influencer, ganyan. Nakikita ko lang po sa Facebook group na ano-ano na pupulot niya sa Facebook. Dapat talaga yung wala yung Facebook ng mga ano eh. Okay, salamat for that throwback. No? Next question. Pina po tayo, huwag mahiya. Ang dami-dami natin. Guys, dati sobrang daming nagtatanong. You here? Hi, it's my first time here. Hi, hello. From iconic on-air moments, ano yung favorite mong on-air moment from the entire season? Ito ko na siya last time eh. Ano to? Baka yung mga... First interaction namin ni RuPaul. Ayan, hindi pala na siya doon. Out of drag. So, episode 3 na ata niya kami nakita out of drag, diba? Tapos tumasok siya sa workroom, ganyan, saka out of drag kami. Tapos medyo naramdam nung nagbibihis ako sa hotel. So medyo naramdaman ko na napapasok siya today. So, parang papasok si Mother sa workroom today. Kasi parang dalawang episodes na, kamusta naman yung payroll niya kung di siya pumapasok. Baka magbukbuk na yun. So, baka papasok siya today. Ah, ubusa. Yung kaldero, takpan niyo. Sayang naman yung premiums na. So, asa na nga ako? Papasok si Mother sa office. Oo, so sabi ko, parang papasok si Mother today. So, nag-ano ko, nagsuot ako ng magandang damit. Magka-cut off niya, mag-suit today. Mag-heels nga ako today. Uy, nag-heels me. Not that it added something. Parang kung nangyari masyado. Kahit nag-heels ko, ganun pa rin. So, ang ganda na, ganda yung suot ko. Tapos sumasok siya. Tapos, naka-off yung cam. Nakapwesto na siya bago niya i-discuss yung challenge. Sabi niya sa akin, oh, so chic. Hey. So, ayun. Ayun lang. Siguro, sundutan natin para doon sa mga wala nung episode 1. Yung talent show, yung boy setup. Nung hindi, first time kang makita ng panel na parang, is that Georgius? Yung sabi nila. Oo! So naglalakad ako. Hindi ko naman favorite yun. So naglalakad. Kasi kailangan namin paano ba? Yung setup ng boy. So main stage, ito yung main stage. Ito yung judges, diba? So dito yung upuan namin. Isipin, imagine yun lang. Ito yung ano, yung upuan namin. So dito kami magagaling sa backstage na to. Kailangan namin dumaan sa harapan ng judges. Ako yung nahuli kasi na sinaset up yung boy. So ako yung huling naglaka, nakatungo ganyan. Tapos narinig ko si Michelle ata, sabi niya, is that Georgius?
award. Nanalo ka na. Gusto mo sabihin ko. Next question. Yes. If there's one thing na you can change about how you approached your run or your performance, what is it? Wala. I don't think I can do anything different from that run. I think it, yung mga low moments pa or yung mga high moments, it served its purpose for my story in this season. Yeah, kahit nung mga episodes na medyo, alam mo yun, safe lang yung performance ko, okay lang sa akin. Like, alam mo yun, parang hindi naman kailangan every episode ako yung bida. Ganun talaga pag Disney Princess, di ba? Medyo may konting naaapi, ganun. So, kulang na akala maglinis ako ng sahig. Pero naglinis naman ako ng mirror maraming beses. So. But yeah, I don't think I could have done anything different to make it better because it already was a really, really, really good run. And it's one of the strongest run, I must say. Yes. Story-wise, performance-wise, and yeah. I would say I'm very happy with what I was able to show there. So, yeah. So I guess related to that question, three badges, right? I mean, guys, like, medyo malala nyo ito. But like, after you won your, like, you won your second, and the week after, or days after lang, diba, you won your third, and then, how did that feel, the, like, the night of winning your third, ano yung naging dynamics na lahat pa, eh, di pong nagbigay po kayo na sa'yo? Medyo ganito yung energy, I would say, na parang ano siya, parang, ah, okay, Eureka moment na siya na parang, okay, it's like clear as day, parang ganon. Pero still, di ba, we can't really tell what's gonna happen because it's RuPaul's Drag Race. But, like, did you watch the show, Tamar? pero after nung episode na I won my third badge, and it's like super close to the finale, na isa na lang yung badge, na parang, yeah, parang the energy was just like, parang so clear for me na hindi na ako kinakabahan. Kaya kapag nakita niyo yung performance ko sa Rose, parang wala, sobrang press ko ng energy ko, hindi ako kinakabahan. Kasi parang kahit matanggalin niyo ako sa episode na ito, okay na ako. Ano, parang naipanalo ko na yung run ko, na kahit na i-compare siya sa season 1 run ko, like it's unmatched and kayang-kaya siyang, ano ba yun, kayang-kaya siyang dalhin nung tatlong badges. So yeah, after that third touch win sa loob, kasi fan talaga ako ng Drag Race, hindi lang, pero fan ako ng Drag Race. Ako si ano, si Asin Betty. pangalan na to. So for someone to win like three patches in a single season on an All-Stars, like, girl, 7 competitive episodes lang yun, and tatlo na kuha ko. So like, sobrang laking achievement ng mga. And for us, na kaya siya, possible siya for us, na yung mga tinitingnan nating drag queens na may kaya niya, kaya din natin. Yeah. Ah, yes po. Yung mga audience muna, ito naman, ang dami ng tanong, i-GC mo na lang yan. Ano ba siya nag-release na lang? Over here, Okay, sige. Hello, I just want to ask, what's your reaction with the edit and the result of your finale lip sync? Oh, iba niyo yung mga cellphone niyo. Bawal tong part na to. Iba niyo yung mga cellphone niyo. Bawal tong part na to. Bawal.
parang mawala yung mga bubong sa hindi ninyo. Yung mga hinalaking ninyo. Okay lang ako. Huwag kayong mag-alala. Okay lang ako. And like, kagaya nga nung sa sana tama ka. Charot. Sabi ko, 1 year na siya, 1 year has passed, and now, like even 6 months ago, iba na yung direction ng utak ko, iba na yung direction ng buhay ko, and I've been planning bigger things, kaya tayo mga tours, ganyan. So, mas nandun yung headspace ko ngayon. Ayun, it is what it is, and we're still, like, regardless if I win, or like if I make it on the top two or not, I'm still gonna do what I'm doing now. With or without the crown, or with or without the top two placement, or, di ba? Parang, wala namang mangyayari. Ganon. Ano siya eh, parang, yes, yung end goal natin is to win. End goal ko is to win. Pero just like, is, ano kasi siya eh, parang, anong tawag sa ganon? Tunnel vision? Two words, English. One directional, ano kasi yun? One directional. linear, ano siya, linear sight siya eh, na okay, crown. Pero when you look at different perspectives, marami pa palang pwedeng ibang gawin, diba? So, kung hindi ko man makukuya, at least meron pa ibang mga pwedeng gawin, diba? Touring, sleeping, resting, Miss Universe. Yes! That is bombers, diba? So, okay lang ako, huwag kayong mag-alala. Like, sobrang okay lang ako. Thank you so much. Okay lang din yung bank account ko. Ay! Yun. Next question. Yun, Tim. Ito tayo. Asa sila. Kung maaayon yung taray sa likod. Yes po. Sagot ko ba yung tanong? Hi, Karina. Yes. So, we all know na naka-lip-sync mo yung mga yung top three. But is there any of the competitors that you would have wanted to lip-sync against? Kasi alam mo magaling din sila, or I don't know, but because you wanted to play with them on stage. Mm. Okay. I think it was very clear for me kung sino yung pipiliin ko talaga. Like, I really wanted to perform with Hannah in a lip-sync. Siya talaga yung like only choice ko for that. Number one, parang for me, like, sa lahat ng performances, like, for me, when I watch anything, height talaga is like a driving factor when you're lip-syncing to anyone. So, if I lose or if I win, gusto ko like super, like, pantay talaga. Like, walang makakalamang sa height. Parang, kumbaga, hindi ako mas mapapansin dahil mas maliit ako, or like, hindi siya mas mapapansin dahil mas matangkad siya. Also, nung nakita ko yung mga looks nila, sabi ko, siya, may mga reveal sila. So, nakita ko yung look nila random, sabi ko, siya, parang lalamunin ako nito sa costume department. And si Tia din, alam naman natin, campy girl yun, hindi ko kayang labanan nung ganyan talaga. So, parang mas scary kapag kami umabot ng dulo, sabi ko, ganyan. So si Hannah yung pinili ko, kasi alam yun, I really wanted to perform with her talaga, kasi we will give justice to a fucking song together. So ayun, kinarma ako, natalo ako. How about the other queens cast mo? Meron ka bang dream top 2 lip sync sana? You know you would have given an epic show, or feeling mo you were able to lip sync na with some of the best na from the past? I think Keita is a really, really great performer. Yeah. Okay na po. Next question! Yes. I have one. You just mentioned Miss Universe Philippines. Yes. So how did you feel the call to perform? And second, since yung Miss Universe Philippines have all stars in yung lineup, yes. Who are you rooting for this year? Oh my God. Oh. Someone who thinks that. Sarah Scarlett Envy, ando ba siya?
Ano nga yung tanong? Miss Universe Philippines. Okay. So, paano ba ito? So, nasa ano ko noon, first day ng Canadian tour ko and they reached out to me. Medyo binombard nila ako kasi they really wanted to get me. So, ayan. Kinausap ako ng mga directors, like, wala mong tawag sa kanya, CEO, CEO, something ganyan-ganyan. Basta yung boss. Oo, yung mga boss ng Miss Universe. Ako, Marina, we want to Miss Universe Philippines. I think it's gonna be epic if you're there. And like, we really love your song and everything, and like, what you represent. And, you know, your nod to different facets of Filipino pageantry. So it just, you know, parang, it will all make sense talaga if we have you there. And then sinabi nila sa akin yung date, May 22. So, oh shit, parang meron ata akong solo tour yan. So, for now, I won't say yes muna. Titignan muna natin kung kaya ng schedule or what. So, kinausap ko si Chris, it was great. Mami, check mo nga kung kayang i-move yung London or something. Tapos, hindi namin alam kung ano gagawin kasi nga, may bayad na, nakabenta ng ticket sa London sa May 22. Eh, yung May 22 namin, meron siyang 2 days off before and 2 days off after. So medyo parang the universe meaning na, oh, may chance, try nyo. Tapos yun, binili ni Miss Universe yung araw, pinamove niya. Cause there's no way nagagawin nila yung Miss Universe Philippines without me now. Sabi ni Sir Jonas, kung wala ka din lang sa Miss Universe Philippines, hindi na kami magko-coronation, mag-a-assign na lang kami na lang. Ano? Parmala! Ayun! Tapos yun, pero hindi pa confirm and everything. And then, after nung like 3 days ako dire-diretso ng tour ng Calgary, pagbalik ko ng Vancouver, nagpahinga ako. Sinawagan ako ni Chris. So, yun ako, ganyan. Confirmed na we're able to move and everything, settled na lahat. Kailangan mo lang bumalik ng Philippines, bumalik ng UK, gano'n. Para lang ituloy yung tour. Sabi ko, okay lang sa akin yan. Tapos umiyak lang ako. Talagang sobrang full circle moment yung sa akin kasi alam to ng nanay ko, nandiyan yung nanay ko. Before, nung bata ako, talagang ginagamit ko yung mga heels niya para rampa-rampa sa kwarto, mag-pageant-pageant, mag-binibini-binibini, mag-Miss Universe, Miss Universe, ganyan. So for me to be able to do that now, na bayad. Why not, diba? Sobrang full circle moment yung sa akin. So yun, sobrang meaningful niya sa akin. Tuloy-tuloy ang blessings. Tuloy ngayon ang ticket ha, para naman sabihin nila, sulit. Okay. Next question, feel free to approach the mic. Sige po, lapit po tayo dito. I saw some hands being raised kanina, so pila lang po tayo. Hi! Hi, I'm Joven, and congrats again on your run. Thank you. And aside from your run, your successful singles, and all of your... So, hindi siya singles, kung madami. No, with S.A. Multiples. And I was just wondering... Laki naman ng pinchel na to. Ay, sorry. Ang bilis ka ma-distract, no? Yeah. So, I was just wondering, do you have any plans in the future that you want to explore? Like, kunyari, you've done hosting, you've done singles. Yeah. Maybe what you have, what explore. Politiko daw? Eskel. Nagawa ko na yun, dear. Not once, but twice. ano ba? Acting? Hindi kasi ako magaling umarte. Yeah, probably acting. Pwede namang acting kung wala nang choice. Acting na lang.
But I would also love to direct and produce pa rin. And you have directed a music video recently. Period. Yeah. Ha? Mag-host ng ano? ASAP. Mag-host ng? ASAP. Miss Gay. Miss Gay. Barangay. Mag-ASAP, no? Pwede mag-ASAP, no? Pwede tayo mag-ASAP. Probably Vegas Live, no? Pwede mag-Vegas Live. Isa yun sa mga nilulong forward ko. And with it reach na siya ngayon, possible na siyang mangyari. So hopefully, sabay-sabay namin siyang i-manifest at pagtrabahuhan. Ayun. So, i-message nyo yung ano, yung boss events or yung World of Wonder na we want Marina in Las Vegas. Mag-i-rep na sila pumunta ba kayo? Pag-i-rep sila yung profile ninyo. Based in the bee. Matakan ko lang yung troll farm. Yung troll farm na naman. Okay, next question. Yes. Okay, hello po. I just wanna say, sobrang talented mo po. As in, like, entrance look nyo pa lang sa PH Season 1. We already knew who the winner is. Si... Matalo mo ako. I'm sorry. So, pero kasi kami. Ang talented nyo. Especially dun sa, like, every look nyo sa UK versus the world. As in, runway look never below average. As in, super ganda. I just wanted to ask, have you gotten any calls, Mama, for All Stars next season? Wala pa naman so far. Are you gonna see the Jimbo effect? I don't know. I'm not Jimbo. I'm Marina. Yeah! And we do that every season, I mean. But yeah, when, you know, hindi naman mag-close yung doors ko. Probably the perfect timing. Because now I just really wanna, you know, kunin lahat ng pinagtrabahuhan ko for the past 2 years. Correct. Ay, lalabas ko muna yung sarili ko sa competition mode for a while. Kasi it's been 3 years, or almost 4 years na nasa competition mode yung utak ko. So ngayon, I just wanna perform, I wanna tour the world, I wanna meet people, I wanna sell merch, I wanna be rich muna and more famous, and you know. Ayun, who knows in the future, for sure in the future, if we get the call, syempre hindi ko sasabihin sa inyo. Correct. Pagka lumabas yung promo, doon na lang tayo mag-toast-toast. Pero yeah, I'm not closing my doors naman. I'm always up for I'm always up for new challenges. Elimination. Parang hindi ata ako yun. Okay na. Napapasok tayo dito. Next question. Naimbag nga rin yung Marina. Hello. I'm Jen from Cagayan Valley. Hello. Now that you have brought drag, Filipino drag globally, do you have any plans to elevate drag in your own province, Nueva Vizcaya? Oh. Especially the young gay guys are idolizing you and looking up to you right now. Yeah, I mean, I would love to really inspire. Kasi hindi ko kaya. Like, hindi ko kaya magbara-barangay. My point. Hindi ko kayang suyurin ang bawat barangay po ng Pilipinas. Ano? Para sabihin, you were born to do that. Sa bawat young gay boys. Pero I would love to inspire, you know, yung mga young chickadees na katulad ko before na walang, di ba? So ngayon nakikita naman natin yun. So please keep sharing videos. Ipakita nyo yung iba't ibang klase ng mga drag queens natin sa Pilipinas. Kasi through that, may inspire sila na elevate yung drag. Kasi hindi ko naman kayang pondohan lahat ng mga drag queens, no? Sarili ko naman muna ngayon. But yeah, definitely, like, as a whole, parang gusto kong... As a whole. Any whole? As a whole. Yeah, of course naman, gusto kong
ma-elevate yung drag sa Nueva Vizcaya kung meron. Meron pa tayong mga queens. Hindi ko kasi alam kung meron tayong queens sa Nueva Vizcaya aside from me kasi hindi pa naman ako umuwi ulit. And pag umuwi naman noon talagang family time out of like walang work, just like revisit where I came from, revisit where I grew up. But yeah, I would love to see drag flourish in Nueva Vizcaya, in every single province hanggang sa, you know, magkaroon na rin tayo ng sarili nating Miss Universe Philippines na meron tayong mga tinitingnan ng mga drag queens per provinces. Yes, kasi that's the future for us, you know. Correct. We have to work hand in hand in order for us to achieve. Ano yung sinasabi niya? La Niña. La Niña. Ayun. Thank you. Next question. Ay, from DZRH, next question. Now that you are booked and busy, may aabangin pa po ba kayo yung the stopover for the next season of the year? Depende kung hindi na ako booked and blessed. Which will never happen. Depende kung nagsasa Pilipinas ako, no? Correct. Kung may time tayo para mag-show and everything. At kalampagin nyo ulit yung Wow Presents, nagbigyan nila kami ng early screening para makapag-shoot kami ng maraming episodes in one day kasi mahirap yung ginagawa namin last year. Parang every week inaantay namin mag-air yung episode bago kami mag-film. Yeah. And then we only have 2 days to edit, tas minamadali nyo pa kami. Nasa na po, matutulog na po kami! Hirap yung pasayahin. Ayun. So in a perfect world, yes. Yeah, in a perfect world, yes, I would love to do it. I'm looking forward for season 4. Season 5. Okay. Kung ano bang mga season na dadating. Pero hanggat kaya, gagawin natin. Yes. Lalaban tayo. Lalaban ako. Isushoot natin yan. Yeah, Third question. From Bongo Radio. Pakinsulong. Thank you so much. Next question. Lapit po tayo. Tayong mahiya. Asa na? Dami mo kasing tanong. Nahiya na tuloy sila. Pwede namang hindi masyadong malalim yung tanong. Hi Marina, going back dun sa mga unaired moments mo in Drag Race, can you take us back to the reading challenge? Kung ano yung reads mo towards the other queens? Nalimutan ko na, oh my god! Yun lang yung naalala ko honestly, yung nilagay nila sa edit. Kasi yun lang din yung nakakatawa. Oh, okay. The rest, kari lang, ganun. Ano po ba? Nilagay ba yung read mo kay Hannah? Oo. Yung groundbreaking. Charit sa may yung may na. Alam mo, humagalpak talaga si RuPaul doon ng malalay. Sabi ko, comedy queen. Una pa lang yan. Susunod ko si Gordy, wale. Yes, next question kayo po. Inaago niyo po yung mic kanina. Sorry po ah. Okay. Ano din po, parang katuwa hindi naman yung kausap mo. Katuwa hindi ka ba? Ano, teacher? Wala lang. Wala lang. Magkita kayo ulit in a few weeks. Yes, in a few weeks. Mag-reunion kami. Kaya talaga ng LDR. May ang mahal ng pamasahin pa uli. Who knows? Yes, abang-abang. Anyway. Mabang na lang. Next question. Po ba? Yes. Sorry. May boss. Para tayong nasa ano. Hi! Ay, ako patabi na naupo ko dyan. Hi mo, Be. Hi mo, Be. Di ba pala siya yung kapatid mo na ayaw bumaba? Kapag kami yung reunion. Kasi
ayaw matanong ng mga tito sa kakita na kagano, tapos nag-aabang na lang ng Shanghai tsaka ng Star Wars. Diba? My question is, since you're still under tertiary records and yes, under siya ng star, di ba, ng ABS, would it be possible for a Bini Conan? Oo, pwede, actually. Kalampagin nyo din yung Bini. Lahat kinalampag na, no? Yeah, would love to, ano, to something with them because they are really, really like avid and genuine fans of drag. And ang galing-galing nila, no? Ang sarap nakakita ng all Filipino girl group. Iba talaga yung representation mo kapag ka nakita mo yung sarili mo. Hindi ko nakikita yung sarili ko sa kanila kasi maganda nila din. Ang liliit ng mukha, di ba? Pero grabe, ang ganda makakita ng girl group. Or like, P-pop group na talagang nirepresent ang Filipino features and everything. And then, nag-guest na sila sa show ko. Yes, nag-guest na sila sa show ko. Sana ako naman na mag-guest sa show nila. Sana, no? Uy, balita ko yung concert nila, sold out. Yeah. Pasap, around 3 days. Pero niyayabangan nyo naman ako. Kaya ito, 2 hours lang. Kung kaya ko lang mag 3 days, kahit Monday mag-show tayo. Pero kayong inaalala ko kasi may mga trabaho kayo din. Ina-adjust naman namin ng Sunday para sa inyo. Ayun. Next question. Meron pa? Yes. Yes, my dear. Hi, Marina. Congrats ulit. Huwag yun naman siya tutukan ng ilaw mo lang natakas para siya. Parang siya puon siya. Sa mga queens from Drag Race Philippines, who do you think has what it takes to be the next queen to compete internationally? Wala sa safe answer. Si Mama Pao. Host na agad? Ganun? Diba? Hindi. I mean, lahat naman may chance kasi everybody offers something different. But I would love to see Eva, I would love to see Jade, I would love to see Obi, I would love to see Prince. Siyempre yung mga sisters ko muna. Kami-kami muna. Sino pa ba? Oh, si Precious! Of course, all winners! Si Precious, yes, for sure. Kailangan natin ng representatives sa next All Winners. Yes. Kasi hindi naman ako naging winner, so... Dalawang beses na, akala ko mananalo na. Uy, akala ko magiging Pilipin na winner na. Alaba din. Last 2 questions. Sige na, ano yung... Last ka na mamaya. Diyos ko. Sa taas! Hindi mo tayo sa taas. Just like, shout question. Ito, yung mga nakaupo dyan, hawak kayo sa rehas. Tapos ganda kayo ng release me. Ilawan nyo nga sila. Kung meron may tanong sa taas, sigaw nyo na lang. Ayang hinihin, okay. Wala, okay. Sige dito tayo. Yes. Going back to the Snatch Game, kasi sobrang iconic din yung Snatch Game mo sa Season 1 ng Drag Race Philippines. Okay. So, my question is... Ang layo naman ang pinalikan natin. Pinalimutan mo agad yun. My question is, una, bakit Manny Pacquiao? Pangalawa, how hard it is to inject Filipino humor to international scene? Bakit si Manny? Hindi ko nga rin alam. Hindi. Kasi si Manny Pacquiao kasi kilala siya ng lahat. Kilala siya globally and I still wanted to, you know, do a character na kaya kong magkalkal sa bahol ng reference from us and everything. Kasi, you know, if there's something, you know, you do. Huh? If you know. Ayan, track excellence nyo, wala na, pagod mo na. Ano yung jet lang ko near? Malalay! And then, kung may sasabihin ko, hindi.
best yun. Pero kasi alam ko si Manny Pacquiao. And malapit siya sa physique ko. Na kaya kong i-imitate siya, ganyan. Yun lang. And yun nga, kagaya nga ng, hindi, what's, madali na bang i-inject yung Filipino humor sa, like, on an international, like, international platform? Mahirap lang if, ang breaking point is, magigets ba nila or matatawa ba sila? Kasi madali eh, madali siyang, madaling mag-don't show, i-English mo lang. Hindi lang nila magigets. Pero madali siyang i-inject. We had a clear plan for Manny Pacquiao talaga na mag-build up yung character niya. Pero the format of the Snatch Game, hindi ko in-expect. And it, parang hindi ako nabigyan ng chance. Hindi ko nabigyan ng chance yung character na tahakin yung development ng character niya. Kasi nga, mabilis lang siya. Like, yun ang questions ng dalawang questions lang. So, mas mabilis ba yung Snatch Game mo sa UK versus Philippines? Yes. Oh, okay. Yes. Sa Philippines, matagal namin ng Snatch Game noon. Kaya buo yung character, diba? Yeah. Yung sa UK versus the world. Ibang format, tapos ang bilis lang, and ibang format talaga siya. So, ayun. Sadly, it didn't work for that format. But I still think it's a good choice. Safe ako, so, ayun. Yeah. Ano? Pangit? Alam ko. Last question. For the audience. Yes, pakisigaw na lang po. What did you feel knowing hindi nila nag-guess yung budget? No? Dugo. Na-foresee ko na siya. Na-foresee ko na siya na hindi nila mag-guess. Pero in-explain ko naman, in-explain ko na-guess naman nila. Diba? Actually, si Michelle lang naman natin hindi nakag-guess. Kasi pinagtanggol ako ni RuPaul yes. Noon. Pinagtanggol niya ako. Sabi niya, you know what? After nilang sabihin na hindi nila nag-guess yung dugo, sabi ni RuPaul, you know what? I get your type of drag. You were being an evil queen. You were being an evil queen under the sea. You were being a prince under the sea. And this, oh my God, it's gorgeous. So, pinagtanggol ako ni mother. So, nag-gets ni mother. So, yun yung importante, nag-gets ni mother. Mother knows best. Bakit? ayun. It was a risk choice, but that's the most fun I had on that runway. And sobrang, every time na mag-fitting kami nung dugong, talagang, lagi akong excited, lagi akong, basta sobrang excited ko lagi pagka mag-fitting kami nung dugong and everything. So, yeah, I think it served its purpose. Yeah. And it was iconic, nevertheless. And yung third look sa ball, she had the best design look. I mean, come on. She's a seamstress. Or so she says. Okay, okay, final question po ni Mr. Paul Cese. Yung intellectual question. In line with your iconic accent. Ano line yan? if you were given the chance to write something on the mirror for the rest of the years, what would it be? What is 4 + 4? A. Don't leave it an A. No, ang isusulat ko, it's not the crown, it's me. Kaya lang ito yung PayPal ko, yung PayMaya ko. Yung QR code, idodrawing ko yung QR code. Yun na lang. But that's it for the Q&A. Palapakan natin. One last message before you go and before we take a break. Everybody's, you know, hi. 2 weeks nang tapos yung show. Everybody's here. We sold out in 2 hours. Thanks to everybody. Yeah, I mean, thank you so much for being part of this journey.
kahit na mag-isa ako doon na lumaban, parang hindi ako mag-isa dahil sa support niyo from day one. Up until now, na wala nang show, you're still here. We're still standing. And yun yung, I mean, hindi naman sa, yung nasa story natin. It's open-ended. It's not yet done. We still have a few fights left to fight. So yeah, thank you so much. I hope, you know, use this energy, use this passion you have online to like redirect into the right energy, support Marina, support all the girls, and just keep Filipino drag visible online. So, ayun, hindi pa tapos ang laban. Lalaban tayo. Ipapanalo natin. Mukhang magpupolitiko na lang ako, no? Talaga. Ganyan ako. Kasi nakalagay, Happy New Year. Congresswoman. She's a woman. Palakpakan natin guys, Marina Summers, everyone. So we are going to take a quick 15-minute break or so, then we'll be back for the second set of performances. Thank you so much. We'll see you in a bit.